tinatanggap kita upang maging kabiyak. Hariin at mahalin, mula ngayon at kailanman. Sa kalusugan at karamdaman, sa hirap at kasaganaan, sa tagumpay at kabiguan. I wrote down all the things I'd say, but I couldn't, I just couldn't. Baby, I know that you've been wondering. You will not just think kung ano yung gusto mo, but you will always starting on, moving forward. You will always consider your spouse. Anong mararamdaman ng asawa ko? And I would be lying if I said that I could live this life without you, even though I don't tell you all the time. You had my heart a long, long time ago. In case you didn't know. Hindi ko ma-express yung ano yung nararamdaman ko kasi yun nga, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. May saya na may halong kinakabahan kasi alam ko ibang bahagi ng buhay yung pag-aasawa, pero naniniwala kami na kapag kami ay magsama-sama bilang mag-asawa ay mapagtagumpayan namin kung ano man ang aming problema na kakaharapin. Sino lang. Minsan pag nakasimangot siya, or naiinis siya, yun ang nagugustuhan ko sa kanya. Kung kailan siya naiinis, yun doon ako nagkakagustuhan sa kanya. I don't know what's hard, holding on and letting go. I don't know if we are, know if we are, know. Yung una kinakabahan, pero ngayon, syempre na-excite na din. Saka masaya, dahil matutuloy na rin sa wakas yung kasal namin. Pangako ko na bibigyan kita palagi ng oras at atensyon para lalong tumibay yung relasyon natin. Aalagaan at pagsisilbihan kita bilang asawa kahit mas madalas ako yung pinagsisilbihan mo lately. Minsan, naiinis ka, pero alam mo, mahal na mahal kita. And pinapangako ko na
mahina man minsan yung pick up ko ng isip ko, pero mabilis naman ang tibok ng puso ko. Kaya mahal, see you later.